lang po yung ibig yung pagkakaiba ng rebellion sa sedition? Ang rebellion and sedition. Ang rebellion, raising publicly and taking arm against the government. So gumagawa ka ng violence against your existing government. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang sedition, mere membership or affiliation of a subversive organization. Paging member mo lang, krimen na yan under the subversion law. But under the existing law, yung subversion is already decriminalized. But of course, may mga movement ngayon na ibalik yung pagiging krimen ng subversion. But ngayon, under present circumstances, yung subversion is already decriminalized. Ibig sabihin, mere membership of a subversive organization, hindi na krimen yan. Maging krimen lang yan if you're taking arm against the government. Don't forget, iba ang murder, iba ang rebellion. Bakit? In rebellion, it is a continuing crime. Alam mo yung continuing crime? Ibig sabihin, kahit nag-toothbrush ka lang, rebelde ka, you're brushing your teeth, pwede kang hulihin ng Armed Forces of the Philippines. Why? Because rebellion is a continuing crime. When you say continuing crime, kahit wala kang ginagawa, as long as nagre-rebelde ka, you are part of the rebellious organization, you are already committing a crime. Lalo na pag you're taking arm against the government. Kahit natulog ka dyan, pwede kang hulihin kahit walang warrant of arrest. Kasi, continuing crime, it means kahit wala kang ginagawa, natulog ka lang, kumakain ka lang, as long as you are part of the taking arm against the government, you are still committing a crime. Because rebellion is a continuing crime. But murder, hindi. Kailangan caught in the act, is about to commit a crime, has just committed a crime bago arestuhin, except pag may warrant of arrest. Eh, for example po, Kuya Mark, may kaguluhan sa isang political rally. Matatawag ba yan na crime of sedition? Iba yun na ang sedition. Ang sedition kasi, iba yun sa rebellion because rebellion is a political act. The purpose of rebellion is political. The purpose is to overthrow the government. Ang sedition, pwede siyang political, pwede rin siyang social. Mm-hmm. Ang purpose is to carry out a protest that is outside the bounds of the law. Or to disobedience of the government action. Ibig sabihin, not because may rally, may konting kaguluhan, sedisyon na. Hindi ganun. Kasi, as we are in a Republican and a Democratic country, if we are a Republican and Democratic country, may freedom of press tayo. May freedom of expression tayo against grievances of the government. Yes. So, pwede tayo magsalita. Kahit anong sabihin natin? Mm-hmm. Except na hindi yan libelous. Except na hindi yan pasok sa Article 201 of the Revised Penal Code, yung mga pambabastos na mga show, mm-hmm. except ganon, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression. Part yan ng freedom of press, freedom of expression, yung pagpoprotesta sa ating gobyerno. As long as it must be within the bounds of the law. Ibig sabihin, hindi ka pwede magprotesta dyan, tapos yung mga sasakyan nakapark sa daan, gigibain ninyo. Batuhin niyo yung mga sasakyan, sirain niyo yung mga sasakyan. Iba yun. Iba yung pag-protest ka lang dyan, walang problema. Yes. As long as hindi ka naman manggugulo, kasi pag manggugulo ka, pwede matatawag yan na sedition. Ano ba ang, Kuya Mark, ano bang penalty pag ikaw ay nahatulan ng lumubag at nagkaroon ng crimes against rebellion? Ang rebellion, depende kung anong participation mo. Mm. If you are the leader or you are the head of the rebellious organization, reclusion perpetua. Ibig sabihin, lifetime imprisonment. But if you are just sumunod ka lang sa utos ng mga nakakataas sa'yo, rebellion ka pa rin, but ang penalty is only reclusion temporal, up to 20 years imprisonment. So, pag mga nahatulan ng rebellion, ang tawag sa kanila, rebelde? Rebelde. Rebelde, but of course, as one of our constitutional rights, may kahit na may dinimanda ka ng rebellion, hindi ibig sabihin criminal ka na. Because you are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So, ang nag-file ng kaso sa'yo, kung sino man nag-file ng kaso sa'yo, sila ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na rebelde ka. Kung hindi nila mapapatunayan yan,
of course, madismiss ang kaso. Pero pwede po bang makomit ang direct assault kung may rebellion or sedition? Iba yung direct assault. Ang direct assault is an opposite of rebellion. Bakit iba yung direct assault? Iba yung tinatawag na rebellion. In rebellion and direct assault, same ang purpose. But iba ang method. Bakit in rebellion, there must be raising publicly and taking arm against the government. Ibig sabihin may violence, may intimidation, raising arm against the government. So ibig sabihin may violence. Yes. Yun ang rebellion. Ang direct assault, one of the element of direct assault is walang raising publicly or taking arm against the government. Walang ganun. But same purpose ng rebellion. Ibig sabihin same purpose, removing allegiance to the government of the Republic of the Philippines. It's lost, it's territory, Navy or the armed forces, or you want to deprive the President of the Republic of the Philippines or the mga congressman or senador of its power and prerogative. Yun ang tinatawag na direct assault. As long as walang taking arm against the government, yes, yes. Walang tinatawag na walang violence, direct assault yan. Pag may violence yan, then same purpose with direct assault, ang tawag doon, rebellion.